So, magandang hapon ulit mga kalapid. Panoorin naman natin tong video ng mga tatlong kupal na holdapper na to. Taga North Caloocan, malapit sa amin. Malamang taga Bagong Silang itong mga to. Pakinggan natin yung balita sa Channel 5. Tinabol ng mga motorista ang tatlong lalaking naaktuhang nang hold up sa Fairview, Quezon City sa tulong ng video na kuha ng isa sa mga humabol na kilala ng mga pulis. Sa Fairview sila nang naabol papuntang LTO. Ng LTO ano ba, Liches? Ayan, dyan. May mga ano tayo dyan. Malapit lang kami dyan. Sa kalaunan ay inaresto ang mga sospek. Nasa front line ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa viral video na ito, makikitang humaharurot ang motorsiklong yan na may sakay na tatlong lalaki sa Barte Road sa Fairview, Quezon City nitong Sabado. Pinahabol naman sila ng uploader. Tumulong din sa paghabol ng isang delivery rider. Ayan, nasa atag ito. Kwento ng uploader, hinabol nila ang tatlong lalaki dahil nang hold up ang mga ito at nang agaw ng bag ng isang babae. Sa ano na to eh, sa Jordan Plains na to, yung pag ganun na sa LTO. Yung stretch na yan, mahaba na yan. Kita sa video. Kaya lang hindi sila ubra dito sa uploader na to. Yung nabag nahawak ng isa sa mga suspect. May lumang pa sa aking motor na tatlong... Si Jet Low yan eh, ano yan eh, big bike. Hindi sila ubra dyan nga Jet Low eh. Susundan lang sila hanggang makita sila, di ba? Ano to ha? Saludo ako sa'yo, Jet Low. Ayan. Hindi ko siya personal na kilala, pero personal siyang kaibigan ng kaibigan ko. Ayan. Mga magkakagrupo sila sa, grupo nila sa big bike. So, ano yan? Hindi talaga sila ubra dyan kay Jet Low. Amalas yung tatlong holdapper kayo. Tapos, medyo matulin talaga. Tapos yung pasunod doon, Grab Rider, siguro, sir, magnanakaw po yun, patulong sir, habol. So, kaya kinabol na rin namin. Napahinto ko sila eh. Parang minumura nila ako na parang huwag kong pakialaman, parang something ganun eh. Hindi na naabutan ng mga humabol na rider ang mga holdapper at nakatakas ang mga ito. Pero dahil kitang-kita sa viral video ang mukha ng mga suspect, natukoy sila ng mga pulis. Arestado ang mga suspect na sina Patrick Santos, Blasel Vaccaro at John Rick Baran sa follow-up operation ng QCPD Station 16. Pawang mga residente ng North Caloocan ng mga suspect. Yan. Tingin ko hindi yung kamarin Bagong Silang yan sa North Caloocan. Yan. North Caloocan kami pero hindi kami, malayo yung ano Bagong Silang. Maraming gago talaga dyan. Yung mga dating taga-Tondo dyan tinapon. Diba? Pero nung kapanahon na ng Tokhang, daming patay dyan. Ang daming pinatay dyan sa Bagong Silang na yan. Paggabi na, natitrace na natin. Alam na natin kung nasaan sila. So, siguro na realize ng mga bata na to na mahuhuli sila dahil nga sa video. Dahil pinakita sa amin ng video bago i-post yun eh. So, nag-follow up na kami. Sinabihan na namin doon natin magkita sa police station at doon na kayo sumurender para maayos ang pag-uusap natin. Hindi na nabawi ang bag na tinangay ng mga suspect. Pero naku... Bakit kaya? Kuha naman ang ginamit nilang motorsiklo na isinuko ng nanay ng isa sa mga... Ayun na lang, benta nila, balik nila para mabayaran nila yung hold up. Suspect. Nasabat din ang patalim na ginamit ng mga suspect. Ang mga magulang ng mga suspect, hindi makapaniwala sa ginawa ng kanilang mga anak. Maniwala hindi na kayo. Hindi ko alam ng gano'ng ginawa nila. Maniwala na kayo. Tapos nag-viral pa. Sabi ko, ba't nagawa niya yun? Magbabiral sila, putang ina. Hindi nga lang sila inuunahan ni Jet Low. Tinatabihan lang sila. Hindi kayo ubra dyan, tatlo pa kayo magkakaangkas. Wala kayong helmet. Swerte nyo, hindi pa kayo na aksidente. Tangin ng mga hold up kayo, napakatatanga nyo. Yun. Eh, mayroon naman siyang pagkain, may sarili siyang bahay, wala siyang ginagawa. Hindi na itinanggi ng mga suspect ang krimen, pero anila na pag... Tingin ko pang ano yan, magiging judgmental muna tayo ah. Tingin ko pang S nila yan. Kamalan nila ang biktima na dati nilang kliyente na hindi nagbayad matapos magpamasaj. Oh. One time po kasi, nagkaano po kasi kami, nagkaroon po kami ng client doon, nakamukha niya. Na pinunta kami sa hotel, tapos may nasaj niya, tapos tumuha ng madami-daming alak, tsaka mapulutan. Tapos, nakatulog po kami. Pagkagising... Alam mo dati, nung siguro mga year 2005, mga ganun, yung alas ng TBS, True Brown Style, tsaka alas ng Temple Street. Kasi dati, ang ano yan, magkakaaway. Pero yung mga alas na yan, hindi nyo ba alam, magkukumpare yan pagka ano, hindi kaharap yung mga miyembro. Tapos pagka, alam mo yun, nakakasama ko yung mga alas na yan. Pagka wala silang ginagawa sa mga kagrupo nila, pumupunta yan dito sa bahay namin.
Eh, nung time na yun, may negosyo ako, tas may utang ako sa Bombay. Eh, pagka pupunta yung Bombay, makikita yung gang dito, may mga sukbit na baril. Hindi na tumutuloy yung Bombay. Saka na lang ako singil. Natuloy natin. Sipo namin, kami pinagbayad. Yung bag, tinapon na lang namin. Kasi, ano, dahil sa kabangan. Ah, tinapon daw. Naya na lang namin. Sana yung makapulot nun, ano ha. Balik nyo na sa may-ari kung may ID, no. Si Santos naman na siyang nagmamaneho ng motor, hindi na raw nagawang tumigil dahil sa kaba. Na una, napangunahan ng kaba kasi kala ko si police talaga, vlogger lang pala. Hindi ko kami balik kung... Ang ina mo, huwag mong nilalang lang yan. Tanga si Jetlaw yan. Hindi ordinaryong tao si Jetlaw. Hindi basta vlogger si Jetlaw. Hindi naman talaga vlogger lang yan. Nag-vlog lang yan. Nag-side ano lang yan. Pero puta, bigatin tao yan si Jetlaw. Loko-loko. O tingin ng tawad sa taong na gawin po namin ng mali. Eh, wala na. Kulong muna kayo. Tama lang yan. Diba? And justice will prevail. O, diba? O, yan. Maraming salamat, mga kalapid, ha? Mamaya na tayo. Napanood ko lang kasi ito, kaya kinontent ko na. Ay, susunod natin na yung mga religion. Okay, maraming salamat.